So ngayon, ano ba itong tatlong nakikita nating options na pwede? Of course, number one, yung ECQ, no? Which ang maximum siguro talaga kaya is 2 weeks na lang. Hindi na talaga kaya ng local government, hindi na kaya ng national government. No? Mm-hmm. Number two, kung GCQ naman, anong klaseng GCQ? Kasi kailangan ang mga NCR mayors natin nagkakaisa sa mga local ordinance. No? Ano ibig sabihin yan? Let's say sa curfew, hindi pwedeng 8 o'clock yung isa 10 o'clock. Nilipat lang yan eh. No? Mm-hmm. Borderless ang NCR. Unlike sabi nga ni General Elizar, sa La Union may GCQ na tayo. Isang buong probinsya naka-GCQ, yung katabing probinsya, ECQ like Pangasinan. Mm-hmm. Talaga pagdating ng Pangasinan, kukonte tao, konte sasakyan, pagtawid mo ng border, madaming sasakyan, madaming tao. Mm-hmm. But still, it's easier to control a province kasi yung center of commerce nila and business, malalayong lugar. Kumbaga layo-layo yung mga towns nila. Unlike in Metro Manila, let's say ang Makati, i-lift mo, hindi wala na nagtatrabaho dyan taga Makati. No? Yung iba taga Taguig, Mandaluyong, Quezon City, San Juan, etc. No? So hindi talaga pwede yung gano'n na iba-iba ang Metro Manila. Kailangan isa lang. Okay, so gano'n, meron tayong tinatawag na third option kami. Yung tinatawag namin yung hybrid, no? Modified GCQ. Ano ba to? Let's say sa isang city, you have 25 barangays. No? Yung tatlo, medyo critical, madaming COVID-19 or madaming bagong COVID. Yun na lang ang i-lockdown natin. The remaining of the barangays, nakita, alam natin kaya naman i-control, buksan natin para may konting hanap buhay, may konting ekonomiya. No? Sabi nga nila, ano pagkakaiba niyan? Eh, kung yung Makati, GCQ mo, ECQ mo Taguig, magkatabi, di just the same. No, it's not the same. Kasi pag barangay level, 5 to 10,000 ang lang ang population yan. Mas madaling i-control. Kaya nating i-manage